Hanapin ang mga tanong ng Senado at Kamara. Yan ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Quiboloy kaugnay ng hinaharap nitong mga akusasyon ng pang-aabuso. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabihan ng pastor na magpa-aresto na. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsala. Natawa si Pangulong Bongbong Marcos sa alegasyong nagsabwatan daw sila ng Amerika para ipadukot at ipapatay ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. Imbes na kung ano-ano ang pinagsasabi, magpaliwanag na lang daw sa Senado at Kamara si Quiboloy. Ang isyu ng pastor sa Senado ay ang mga pang-aabuso, pananakit, panggagahasa at sapilitang pagtatrabaho umano sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, payo ni Pangulong Marcos kay Quiboloy. Just face the questioning in the House and in the Senate. Kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. Kabilang sa mga aligasyon kay Quiboloy ay ang isiniwalat sa Senado ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene. Nakita niya raw na binigyan ni Quiboloy noon ng mga bag na may lamang samot-saring baril ang kaibigan at kaalyado ng pastor, ang mag-amang dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Welta naman dyan ni Digong kagabi sa isang press con sa Davao City. Marami siyang baril kaya hindi niya na kailangan humingi sa pastor. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Quiboloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? That's a very stupid proposition. Kasabay niyan, minaliit ni dating Pangulong Duterte ang mga kaso ni Quiboloy sa Amerika. Maliit na kaso yan. America would not go into that. What I can say is that maybe somehow, his life is in danger. Ang sinasabi ni Digong na maliit na kaso sa Amerika ni Pastor Quiboloy ay ang puwersahang sex trafficking ng mga bata, samot-saring uri ng panluloko gaya ng bogus na kasal at gawa-gawang visa, pagpupusitang bulto-bultong pera at money laundering. Ang mga kasong yan ang dahilan kaya kabilang si Quiboloy sa most wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa Amerika. Ipinasabi na ang pastor pero di pa sigurado kung dadalo sa susunod na pagdinig. Heto naman ang payo ng dating Pangulo kay Quiboloy. Get yourself arrested. This is a free country. If you do not want to go there, get arrested. I'll give him the free choice. Dagdag pa ni Digong, hindi niya alam kung saan ngayon nagtatago ang pastor. Ayon naman sa abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio, nandito lang sa Pilipinas ang pastor. Nagdadalawang isip daw siya kung sisipot sa pagdinig sa Senado, lalo't kumite ni Senadora Liz Hontiveros ang nangunguna rito. Mukhang hindi naman po in aid of legislation yung pagdinig ng committee ni Senadora Liz Hontiveros. In aid of persecution po yun eh. Umaasa naman si Senador Ontiveros na tatablan kahit paano si Quiboloy, ngayong mismo si Pangulong Marcos na ang nagsabing humarap siya sa Senado. Kapag di pa rin sila humarap sa visa ng subpoena, ay isa-cite ko sila in contempt at paaarestuhin. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5.